guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw po ay tanghali na. Susunduin mo na nga po si Dagay. Kaso nga lang po ay hindi pa sila litera. Kaya magwa-washing na muna po ako ng aking e-bike. Kaya pupunta muna po ako doon sa washingan po ng mga motor. At babalikan ko na lang po si Dagay pagkatapos ko po mag-washing. Ayan guys, at dito naman po kami kalananay. Ayusin po namin yung kulungan ng baboy. At paghahanda po sa darating na bagyong pipito. Kasi nga po dito po ang ano po ng bagyo sa Bicol region. At malawak din po ang sakop ng bagyong pipito. Kaya maghahanda lang po kami para hindi naman po yung baboy ay bahain, damigin. Kawawa naman po yung baboy. At kanina nga po ay nagpasok si Dagay. Sinundo ko, kaso nga lang ay nauna pala sa akin na umuwi si Dagay. Kasi nga po nagpawashing nga po muna ako ng e-bike. Pag punta ko po sa school ni Dagay, wala na si Dagay. Kaya ayan, nauna na sa akin umuwi. Eh, hard vlogs pa natin ka doon? Hindi halo blocks. Dito nga oh. At asan dito ay? Hindi ko alam kung may halo blocks. Tapos yun, tatakpan yun doon ng manipis na simento yung butas doon. Para habang maigilip ang panahon ay tumigas pa. Hindi pa naulan. Siguradong lunoy na naman dito. Hindi pa man lamang naihibas yung tubig dito. Dapat dito ay may bangka. May naka anong bangka na maliit. Tapos dito hindi pa nga po hindi pa pa nakukuhaan ng pandugsong dito sa tulay na ito. At dito baka malalim din po dito ang ano. At dito po sa kadugsong na ito, dapat dito ay madugsongan ng tulay. Kaso nga lang ay hindi pa nakakakuha si Papa. Malalim din po ang tubig dyan sa dinadaanan na yan. Hanggang dito lang ang nagawa. Medyo mahabang tulay ang kailangan. Nagbili nga po ako ng simento, 5 kilo. Para nga po magawa ng harang ito at hindi makapasok ang tubig. Ha? Mag-test. Tapos na kayo mag-test? Ano sabi ni Mamo? Wala. Wala. Eh bukas may pasok daw kayo? Hindi ko lang. Ngayong hapon? Wala. Wala daw kayong pasok? Mamaya, bagyo-baga. Wala pa. Hindi pa naman tayo. Malayo pa yung bagyo. Sabi nagsabi ba ka na walang pasok mamaya? Hmm. Kala ko na nagsabi. Ikaw lang nagsasabi. Alam ko dito tayo matulog na mamaya kaya rin. Hindi ko alam. Dito ang matulog na kami hindi pa natin alam kung may pasok bukas. Malay mo, may pasok pa bukas. Wala ano pa naman yung... bukas? Malaro sila? Malaro na ano? Malaro na naman. Practice na naman sila. Nalala ba pala si nanay? Ay, si papa? Ha? Puputol lang ulingin. Puputol lang ulingin? Ano nga ba ay? Ay, ba nang tabal po nila mamaya bukas? Ang alin? Ay, ba nang tabal po nila? Ang hanap mo ay bumagyo.
Kailabalat ng mga ano, mga bagyo dito hindi. Mga bagyo dito. Dito. Malayan nito. Anong ulam niyo, anay? Bakit saging lang? Ha? Bakit di yun niluto ang ano, ang pako? Hindi pa pala niluluto niya na yung pako. Kami nakapagluto na ng pako. Pinakain si nanay tanghalian. Alas 12 na. Ay, wala na naman bahog na pala ng baboy. Ayun. Bilis lang ng bahog ng baboy. Ayun guys, nilagyan po namin ng kaunting siminto. Kaso nga lang po ay kinulang yung siminto namin dala. Kaya dapat po ay madagdagan para maharangan nga po ng siminto. Kasi ito pong hardiplex, maano po yun ay, marurupok po yun ng tubig. Kulang yung siminto, 5 kilong siminto na yun ay. Tayo na sa bahay. Uwi na. Ito naman po guys, ay hindi po ito sa amin. May nakilagay po na kapitbahay po namin. At yung banlat nga po nila ay hindi na po kasya doon sa babuya nila. Kaya pinalagay dito muna. Pansamantala at wala naman pong baboy kami na ilalagay pa dyan. Kaya nakilagay ng baboy nila. At doon po sa banlat nila ay masikip. Ayan guys, at nandito po kami sa tindahan ng bahog at bibili po kami ng bahog. Yung dami biig po na bahog. Bibili namin halagang 500 pesos lang. Iyari na po namin doon sa babuyan ito pong bahog na pinili namin at wala nga pong pambahog yung baboy na. At doon nga po natulog si Dagay, kala nanay. Kaso ngayon dahil umaga na, and guys, ginagawa po ang tulay dito. So matagal pong matapos pa kaya ginawa ng harang dito para sa mantala. Kasi nakakatakot naman po yung tulay na ito ay ito. Kasi nakakatakot po yung tulay. Ayan guys, dahil doon nga po natulog sila Dagay, naglalakad. Masakay pa kayo? Ha? Ay, Daddy! Masama pa kayo? Halos, Ay, mamaya. Mamaya pa. Wala nang bagong baboy. Ha? Wala nang bagong baboy. Wala na? Oo. Oh. Na. Eh, binili nga kami bago. Binawagan mo niyo, sir? Binawagan na. Marami pa yung naibawag mo. Kaunti na. Dahil si Papa nagpuputol lang huling. Ate Jen? Ha? Ayan guys,
bukas matigas na yung gawa nito din kahapon. Nagbili na natin ama eh. Dito naman sa labas. Nasa nanay yung ginulay mong langka. Ayan, nagulay po si nanay ng langka. Ayun ko kung marami ang ginulay. Ano to? Saging. Saging. Langka. Sabi matapang, sabi ng Jason, nanay. Alat. Bakit malat? Siguro si papa nagluto niyan. Kinakit daw. Ay. Talagang, ano yan, matipid at maalat. Matipid iulam. Gagawin pa dyan, nanay. Pag nagamit ito, ayun din. Kain lang ulit ito kanya nanay at may gulay na lang ka sa bahay ay walang gulay ay may pako pa naman po sa bahay kaso ay makatagulay na kami ng pako. Bukas naman namin gugulayin yung pako. Itong langka, bira ito ay bira na po kasi ang may bunga ng langka. Laglag na. Ayan guys, at sasauli na po namin yung lamisa na hiniram kala Kuya Iboy. Ayan, hinugasan muna po nila bago isauli. Pusong sila ni Jason eh. Dahan-dahan lang at baka sila ay malaglag. Ayun guys, nagagayak po ako ng dadalahin po namin kala nanay. Ito po ay pwedeng pang ulam. Siyempre po, darating po ang bagyo, ay ginagaya ko po yung mga kailangan dalahin. Kasi nga po, baka hindi po kami makalabas sa oras po ng bagyo na. Kasi bukas na po ang dating ng bagyo. Mamayang gabi yata po hanggang bukas, saka araw po ng Linggo. Kaya ito, dahil ito pong rami na binili ko po nung ako na grocery na matagal na, para hindi po ma-expired at saka masayang kasi ang expired na po niya ay December. Kaya dadalhin ko na rin po at maigi rin po namin niya na maiulam doon kala nanay. Kasi nga po hindi po kami makakapanguha ng gulay kung maulan na at saka malakas ang hangin. Kaya ito, pwede rin po itong pang-ulam po namin. Ito, bibili na lang po ako ng sardinas para panglahok po dito. At meron pa naman po dito. Ito pong kulay. Ito pong ano na to. Ayan, titignan ko guys kung kailan ang expiration. Ayan, medyo madilim. Hindi ko makita. Medyo pahit na. Ito. November. November 2024. November 20. Ma-expired na din po ito ngayong November. Ayan, dadalhin ko na rin po ito. Kasi masasayang lang po. Kaya amin ang babaunin doon kala nanay. Para meron po kaming
pagkain. Sardinas na lang po ang kulang nito. Kasi pambangot. At saka po pala sibuyas bawang. Wala pa ang sibuyas bawang ditong nakalagay. At itong pansit nga po pala ay tira pa nung birthday ni Dagay. Hindi naman po naubos. Kaya dadalahin ko ulit doon kala nanay para pang-ulam namin. At saka na ito pa po yung bihon. Oh. Pero may bihon po akong iniwan doon kala nanay kaya hindi ko na po ito dadalahin. At may bihon naman po doon. Saka ito pa po yung pansit na natira. Pero nagdala lang po ako ng ano, yung tama lang po sa amin. Yan po nadalahin ko kala nanay para meron kaming maiulam. Siyempre guys, magdadala din po ako ng aking asukal. Ayan, siyempre meron din naman pong asukal sila nanay. Ay iba po yung sa amin na aanuhin. Titimplahin kasi mauubos naman po yung pagkain po nila nanay. Tapos meron na din po akong pinadalang bigas doon. Yung isang ganito po na nakalagay. Binigay ko po kay nanay. Bukod po yung 25 kilo na binigay naman po ni ate, yung pong nagbili po kami ng bigas. Yung kasamaan po nito, na bigas na to, hindi ko pa nga po nilalagay sa ano, lagayan ng bigas. Kaya dyan ko na muna po yan. Kaya nagbawas lang po ako dito ng yung pong binigay ko po kay nanay na nakalagay po sa ganito, pinadala ko po kay nanay na kahapon. At pupunta nga kami sa kanila mamayang hapon. Ayan, at dito po yung asukal. Kukuha pa ako ng asukal. Ilalagay ko po sa asukala namin. Ayan guys, natumba na pati yung aking gawa. Sasalim ko po dito para meron kaming asukal na dadaling kala nanay. At syempre guys, meron pa nga po ako ditong gulay na pako. Ayun, nadalhin din po namin ito kala nanay para mayroon po kaming gulay. At syempre, mayroon din po kami na saging dito. Ayun, dadalhin po namin para mayroon po kaming mapiripirito man lang. Ayun, hinahinog na po yung saging. Ayun, yung ibang saging. Andito sa gilid. Lutos na nga po ito. Oh, masyado ng ano, lutos ng maigi. Palibasa po yung mga bata, hindi po mahilig sa nilagang saging. Gusto po nila yung ginagawang turon o kaya ay ano, yung nilalagyan ng arena pag hinog ang saging. At yun guys, galing po ito sa rep, lungganisa. Ito na lang po ang aming uulam ngayon. Kasi nga po, para madaling lutuin. At magpapadikit lang po si Rodel sa pugon. At naubusan na po kami ng gasol. Kaya sabi ko kay Rodel ay magpadikit na lang sa pugon para maluto po itong ulam namin. Ayan guys, at pumunta po kami ng tindahan ni Dagay doon sa sentro kasi bibili po si Dagay ng kanyang mailong titimplahin doon kala nanay. Punta po kami ng sentro. Kasama po si Ronaline. Ayan. Ano Dagay pang bibilin mo para meron kang pangtimpla? Mailo lang? Wala nang iba? Bila akong ano? Ano? Crap. Crap na ano yun? Yung matamis? Barang chika wala. Matamis ang maigi yun. Yun na lang sana chikan ma. Shake? Ako din. Sige. Ayun guys, at bibili kami na ano, at wala na pong Milo si Dagay eh. Wala na pong templahin. Pero Dagay, ay pag yung Milo mo pag natapos na yung ano siguro Lunis dadalhin natin sa bahay uli yung Milo no? Kasi bukod naman yung dadalhin ko ay na kape at asukal. Yung Milo sa ilang yun ha, ay yung buwang gatas Milo lang. Umay ka sa Milo ay sa gatas. Yung ibang brand ng gatas, ayaw mo? Ayan ba? Alibawa, Alaska. O kaya ay Bird's Tree. Bear brand. Ayaw mo? Milo lang. Ay, Ovaltine. Ovaltine? Para Milo din yan.
Milo. Milo. Sige. Andiyan po kami sa sentro. Milo. 104. Yan na. Yan ang 300 grams. At sardinas nga. Youngstown, apat na green. Apat na green lahat? Oo. Yan lang. Ayun na. Ayan guys, yan lang mong aking binili. Birds with sardinas at saka isang sky flakes. Meron naman po dun sa bahay na ibang ano, lalahe. Okay na po yan. May dagay ay mahilog. Shake. Shake daw. Gusto ko din. 40 lang yun. Ayan guys, at bibili daw po si Dagay ng shake. Anong flavor ng sa'yo? Avocado. Kay Rona. Ganun na lang din. Hindi na. Ha? Oo. Oh. Ganda daw. Alam niyo po si Rona, malimit ko yan napansin ng mga tao. Ang ganda nga daw po ni Rona. Mas kapansin-pansin kaysa kay Dagay. Pero syempre, maganda rin si Dagay. Ang Dagay, maganda rin si Dagay. Maganda ka mga. Maganda ka mga Rona. Ganda si Rona. Bakit mabili ka? Dalawa. Mama, at ito tulad din sa inyo. Yun ang may hirban dagay. Ingat ako. Baka 20 lang yan. Hindi yan ito. 100 lang yata yun. O? Kompleto naman, alin dyan yung may kompleto? Mayroon nga po nito. Ayun daw po. Yung pamuyod daw. Alin dyan? Itong parang clip. Parang clip daw po. Yung po yung parang. Very good si to Dagay. Matututo na rin magpuyod. Matas kumigin yun. Ha? Basta tumarano rin. Maraming ganyan. Ay di makapuyod ka rin ang sayo. Ayun guys, so mainit pa ang panahon. Nagpakita pa ang araw dito sa amin. Pero malapit na po ang bagyo. Yung iba nabibilad pa po ng palay. Pero syempre, kailangan pong makapaghanda. Gawa na hindi po natin alam kung bigla na lang pong dumating biglaan po yung bagyo. Kasi bukas nga pong ano, hanggang Linggo. Kaya mamaya po, doon po kami natutulog kala nanay. Pero sila Dagay, kagabi doon na natulog. Alam niyo naman po si Dagay, kahit ano, may pasok o wala, gusto niya doon natutulog kala nanay. Dagay, patingin daw. Pati isa lang yung binili mo. Dalawa yun, nakabili. Asan? Baliktad ka man. Dito dapat. O, dito. Ayaw ko.
dito. Dito po kami sa bahay. Masarap ron ah. Masarap. Ang lagay, masarap. Anong flavor niyan? Avocado. Yan sa iyo. Pandan. Pandan. Okay ba? Oh, lagay mo na yan sa garapon niyang Milo mo. At saka itong aking ibang pinamili. Ayan. Ito lang po ang aking binili kasi babaunin lang naman po ito. At saka Skyflex. Okay nga. Yung sardinas mo po ay pambangot lang po yun sa mga lulutuin katulad po ng tako. Pambangot tapos ay sa pansit. Ayun guys, dito po nagluluto sa pugon at wala na nga pong gasol. Ayun. May langis ito? Wala. Walang langis? Wala.